Morning! Maaga nga pala akong nagising ngayon kahit first day ng aking bakasyon. May pasok pa din kasi yung dalawa kaya kailangan ko silang asikasuhin. Pagkalis nga ng dalawa ay nagligpit naman ako ng mga kalat at naglinis ng bahay. Mas masarap talaga maglinis dito sa bahay kapag ikaw lamang ang tao. Inuna ko ngang linisin itong mesa at tinanggal ko lahat ng mga nakapatong dito sa ibabaw. Ayaw na ayaw ko talaga na maraming nakakalat lalo na dito sa ibabaw ng lamesa. Sinunod ko naman ang mga plato na pinagkainan namin kanina. Sa buong bahay, ito talagang lababo o mini kusina namin ang palagi kong pinapanatiling malinis. Ayoko din kasing nakakakita na maraming hugasin dito sa lababo namin. Maging ang aking anak ay tinuturuan ko sa lahat ng gawaing bahay para kahit paglaki niya, kahit saan man siya magpunta ay marunong siya makisama sa ibang tao lalo na sa pagiging malinis sa bahay. Hindi naman kasi basehan kung lalaki o babae ka, ang importante ay matuto din ang mga anak natin sa mga gawaing bahay. Maging sa pagluluto ay utay-utay ko na din siyang tinuturuan. Hindi naman ibig sabihin noon ay sobra na natin pinahihirapan ang ating mga anak. Sa halip ay tinutulungan lamang natin sila upang maging responsableng tao. Balik nga tayo dito sa aking paglilinis. Sinunod ko naman ang pagwawalis sa buong bahay. Mabuti nga at hindi masyadong makulit itong si Pochi habang ako'y naglilinis at nagwawalis dito sa bahay. Kadalasan kasi habang ako'y nagwawalis ay kinakagat niya itong aking tambo para lamang siya ay mapansin ko. Hagisan mo lang siya ng bola ay maglalaro na siya ng kanya. Masaya ngayon yan dahil may kasama siya dito sa bahay. Siya na kasi ang nagsisilbing tao dito sa bahay kapag kami ay nasa trabaho. Sinunod ko namang linisin itong lutuan namin dito sa may labas. Kung mapapansin ninyo, ay madalas kami magluto sa loob ng bahay gamit ang electric stove. Around 4 AM kasi kami nagluluto, ay medyo malamig ang simoy ng hangin dito sa labas. Kaya mas gusto ko na sa loob ako nagluluto. Kapag lang may mga pinapalambot na karne o matagal lutuin namin ito ginagamit. Hindi naman ganoon kalaki ang nagiging bill namin sa kuryente. Sa dami ng appliances namin ay awa ng Diyos, kaya pa namang bayaran. So, fast forward na tayo, nagpakain naman ako ng mga alaga naming isda. Dati, 4 nga pala yan. Ngayon, dadalawa na lang sila kasi namatay na yung dalawa. Tapos, ang natira na lamang ay itong si Taruray na galing pang Leyte at itong si Itim. After kong makapaglinis ng bahay ay pinakain ko naman itong si Pochi. Ang ulam niya ay itong kalahati ng hotdog at yung isa naman ay pang mamaya naman niya. Hindi ko siya pinapakain palagi ng dog food para naman masanay din siya sa ibang mga pagkain. Pero syempre, yung pwede lamang kainin niya ang aking pinapakain sa kanya. Dahil hindi naman lahat ay pwedeng kainin nila. So ayun, tapos na pala. Thank you for watching!